First time niyo, ma'am, sa politika? Yes, first time po ito. Paano kayo napunta dito sa mundo ito mula sa Soweto? Hindi ko nga alam eh. Pag-uwi ko po dito sa Pilipinas, naging consultant po tayo ng iba't ibang ahensya. Isa na nga po doon, yung NOLE, National Security. Anong year po yan? Nandito naman siguro. Oo. National Security, PCSO, and Congress. And then, paano kayo naging consultant? Siyempre, kasi dating OFW po ako. Tapos, mga kaibigan po natin yung mga nakaupo dyan. So, nakita po nila, wala pong bayad yun ka. Yung iba lang yung merong konting pangalawa. Opo, pro bono. Sa National Security kay Herbo Guedes Esperon. Then, Dole, may konting allowance. Pero, kano lang naman yun. Alam niyo na may... Ano hong naging work niyo sa Singapore? Nag-work ako sa oil and gas. Industry, sa supply ng mga Pilipino magagaling na engineers, technicians for the oil rigs. But medyo decide na umuwi na, tapos dito na mag-settle. Medyo humina kasi yung oil and rigs na mga project. Then, naisipan ko umuwi dito at magtayo ng konting negosyo. Mga anong year po kayo umuwi? 2016, pagkakalala ni Presidente. So, nagtayo muna kayo ng negosyo? So, maliit na negosyo. Meron akong buy and sell, meron akong maliit na construction. Mm-hmm. And then, kailan kayo nag-decide na umasok dito sa park? Actually, 2018, naging consultant ako ng isang ahensya. Start ako ng naging consultant ng 2017. So, tumutulong na po tayo, lalo na nung panahon ng pandemic. Kaya nag-ano po ako ng organization, naging inspiration po kasi yung grupa din, marami po tayo natulungan. Isipan po, paano ba ba ito magtuloy-tuloy kung nagtagam pa yung pondo? So, nag-enjoy kayo doon? Hindi naman sa nag-enjoy. Nakita ko kung nangangailangan talaga yung mga tao kasi more ang program ng tuwa is mga disadvantage, tulong pagkabuhayan natin sa mga ordinaryong magagawa. Noong pandemya, saan po kayo nakapagbigay ng tulong? Hindi ako, ha? Kasi, I mean, yung datupad. Marami silang nabigyan, iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So, nakita mo po yung pangangailangan ng mga ordinaryong manggagawa. Mas marami yung mga program na pangkabuhayan kung paano matulungan yung mga nauwing mga distress po. Isa na nga po dyan yung program ng government na yung ACA. For the time being po, hindi pa ako nagkakamali. Mga 1 million po ang napauwi natin mga OFW, distressed OFW dahil sa pandemic. So, nabigyan tulong po ito ng ating gobyerno, lalong-lalong na ng DOTEC. So, naisipan po na magkaroon ng boses yung mga simpleng magagawa, hindi lamang simpleng magagawa. Pero yung mga employer din po natin. Kaya sa panahon ng pandemic, kailangan magtulungan natin. Iskaba o whatever. Ang dami po kasing nangyari yun. Sobra. Lahat kami apektado. Lahat naman apektado. Lahat apektado. So, sa akin, kahit na pandemic, paano tayo makakatulong sa kapwa natin? Pagpatuloy natin. Pero kayo po, kumusta nung pandemic? Kayo personally? Personally, okay naman kasi nagbebenta din po ako ng 4th year yung vitamins na patulong. Paano nakasurvive naman tayo during pandemic? Marami din po tayo natulungan. Nagbigay po ako ng mga bigas sa mga drivers, especially sa DNDS. Nakapagbigay po ako ng 100 sacks na kahit po pandemic is nakakatulong po. Kaya nabigyan sila ng programa. Na-assist po sila. So, itong ipatupad, ano po talaga? First time itong ipatupad? Yes, first time. More on labor sector siya talaga. Sobrang maliit, malaki, pero mostly sa ordinaryo. Kasi alam nyo naman yung party list is representing sa mga ordinaryong mga Pilipino. Ano po ang pinaka-goal ng ipatupad? Ang pinaka-goal ng ipatupad, mabigyan boses. Kasi maraming sanay na sa politics. Sa akin po talaga is makikusa po tayo na yung tupad is mga isang batas at managdagan pa ng pondo kasi marami po siyang natulungan. Nakatulong talaga. Yung ibang programa na pwede natin na isang batas natin.
ano yung isang programa? Ilan ba yung programa mo? Ano yung kapat? Marami. Ilan na. Kagaya ng magkakaroon mo tayo ng mga trainings. Trainings lang? Pag-uwi ng ating mga OFW. Para po, marami naman po tayo mga opening dito. Matulungan po natin sila. Ma-assess may mga test na naman tayo. Pero, so, ano yung pinaka-priority? Pinaka-priority? Priority po natin na magtulungan po natin may isang batas. Makikiusap po tayo na may isang batas yung tupad. Pangalawa po, madagdagan ng pondo para marami pa po tayong programa, matulungan. Pangatlo is, mabigyang pansin yung kagaya ninyo, mga interview. Pero focus kayo sa mga manggagawa, yes. Sa mga workers. Labor. O, kasama na OFW. Of course, because I'm OFW for 13 years sa Singapore. Well, if you don't mind, sabi niyo madagdagan ng pondo. As of now, ilan na ho bang pondo ninyo? Hindi po. Hindi po ang pondo nitong ano. Sabi mo kasi para madagdagan yung pondo. Para magkaroon tayo ng pondo. Yun dapat. Magkaroon. Baka may pondo na sila. Wala akong pondo. Hindi nga, datupad. May pondo na. May pondo na sila. Pero so hindi pa sapat. Para pantulong. Mm-hmm. So, malaki naman kasi ang pondo ng ano eh, ng party list eh. Pero ma'am, ready na kayo sumabak talaga sa politika kasi magulong nga ang politika. Marami kayong masasacrifice, including personal life, yung family. Oo nga. Sabi nga sa akin, sa mga kaibigan ko, pinasok mo yan. Pagpatuloy ko po. Bakit gusto niyong gumulo buhay niyo? Gusto ko lang po talaga makatulong. Pwede naman hong tumulong ng ano ah. Yun din yung sabi sa akin. Pero mas maganda kasi. Kasi kami tumutulong din kami sa mga nawalan ng ano na. Yun din yung sabi sa akin. Pero mas maganda pero mas, talaga kung may boses ka. Kung isa batas mo. Mas malaki matutulungan mo kung matupwesto. Pero yun nga, ang magulo nga, ikakayanin nyo kayo. Baka makalkal kung ano man ang meron, yung mga... Ano sila kung ano ikakalkal nila. Pamilya nyo, malinis naman yung konsensya ko eh. Kasi lalo na yung mga ganito, magulo eh. Mga anak nyo, maglagamay, kung ano man. Kasi naniniwala ko. Kahit anong pagsisikap mo, kung hindi bibigay sa atin ng Diyos, wala akong mangyayari. So pinapanalangin ko na lang po. Kumusta po yung feedback so far? At the moment, tumaas po tayo, dumumli po tayo, saka mabilis na paalala yung mga ginagawa natin. Marami po yung nag-endorse sa atin. Isa na nga po si President Duterte, na-endorse din po tayo. Ano endorse kayo? Endorse ni kayo. Lauren Ligarda, ni... Bakit late na ho kayo nagpa-interview? Sino ang nagpayo sa inyo? Mga kaibigan. Pero sa mga, meron po ba, sino mga sumusuporta sa inyo? Sa mga celebrities, meron na po ba? Ah, kagaya ni Eric, Director, pumunta na po siya dyan sa office ko kasi gagawa sana kami ng ads. Kaso lang, medyo na-delay dahil na busy na lahat. Sabi ko, after election na lang namin ito. Si Eric Colin Garcia, Robin Padilla, tinaas din po ako ni Robin. Sana may picture kayo nun? Meron. Nung nasa Lipa kami, kailan ba yung nasa Lipa? Nasa Lipa kami, I think 2 weeks ago lang. Ayan. Mabait po si Robin Padilla. Oo naman po. Mabait yun. Tsaka nakita ko po yung gusto niya rin talagang tumulong. Actually, maraming naging viral yata siya. Bakit number 3 siya ngayon sa survey? Pero may pagmamalaki ko po na may puso talaga si Robin Padilla. Kaya kung meron man akong iboboto at tutulungan, isa po si Robin Padilla. Paano niyo po nasabi may puso si Robin Padilla? Kasi nakakasama ko siya sa pangangampanya. Bali, ano na kayo? Personal na talaga kayo magkakilala? Mm. Sino pa po sa mga celebrities? Robin, si Eric Kison, Colin Garcia. Si Colin nakilala niyo? Na-meet ko na siya. Nakilala ko rin kasi common friends. So, ang dami kasing party list ngayon.
Tapos, ang dami rin na ang focus sa manggagawa rin. So, sa tingin nyo, paano, ano yung pinaka, paano kayo maiiba? Or paano kayo makakaangat? Na-experience ko po. At dati po ang OFW, naging consultant ko tayo ng Dole. Kaya nakita ko ito yung mga nakakailangan ng sa ordinaryong mga So, ano sabi ng family ninyo tungkol sa pagpasok na sa pag? Nakasuporta naman sila. At may dumating na from iba't ibang probinsya para tulungan ako. May dumating na ng iba't ibang probinsya para tulungan ako. Masaya naman ako. They are very young. You don't mind, ilan po ang anak niyo? Isa lang. Ah, isa lang. Oh, ilang taon na? 21. Oh, graduate na. Nag-aaral pa. Kasi from Singapore, pinauwi ko ng pandemic. Bakit hindi na lang Singapore din siya? Medyo natakot. Wala lang kasama na siya. Babae? Lalaki. Nag-iisa lang. Parang kayo? Sa Singapore din nag-aaral pa. Singapore. Pero hindi pa siya, yung anak ko hindi pa nakakaway simula ng pandemic. Talaga? Pumunta ako ng Singapore ng March. Talaga? Maluwag na rin eh. Baka tong June daw. Okay, buti hindi kayo pinigilan ng anak niyo. Hindi naman. Supportive naman yung anak. Sinuportan ba kayo ni Manong Chavit? Kanya tong buong metro ko. Eh. Actually, siya ang sumusuporta sa akin. Isa sa sumusuporta. Sabi ko din. Kaya free, free yung ano ko. Kaya nandito yung opisina niyo eh. Gets naman namin yun. Siya nasa likod. Love niyo po ako. Siya siya nasa likod. Hindi, kaibigan po natin siya. Tagasan po ba kayo? Negros po, Bisaya po. Good luck. Thank you. Kabado ba kayo? Hindi ako sanay sa pulgaling party. Sobrang dami. Pero maganda yung chance ko. Maganda. Ilan ba ang boto kailan? 600? Kasi presidential ano ngayon. 600. Pero with your support. Kaya naman siguro. Pumalo ako ng 2 times ngayon sa survey. Ah, talaga? Galing, ano? Kinatawa na nga ako ni Arnel Ignacio. Sabi niya, pag-pitiks ka na mo. Ay, dyan ka na. Sino nga palang presidente na? BBM Zara. Ay, yung kulay yun. Oo, oo. Nakita yung kulay. Bakit siya? Wala namang iba eh. Oh, wala namang iba? Marami naman na. Wala namang iba? Wala ibang kumakandidato? Unang una, kilala ko sila personally. Sino? Si Sara, tsaka si BBM. Paano yung nakilala si BBM personal? BBM 2011 through Mayor Chavez. Oh, okay. Great. Tapos si Sara, siyempre. Siyempre, ito sa administration ako. Straight ba kayo dun sa mga senador nila? Hindi naman. Okay. I will get some. Sa iba. Hindi ako straight. Ako lang yung mga nakakatulong lahat. Excited na kayo sa election? Excited na ako. Kung nga lang ako, sino manunahin.